Next pattern po natin is kung paano po magta-form po ng verb po. Okay? Naturo ko na po sa inyo noon ang mga groupings po ng verb. Group 1, group 2, saka group 3. Okay po? Ngayon naman po is tuturuan ko kayo kung paano po magta-form. Okay? Ang ta-form po, ang katumbas po niyan sa polite is mashta. Sabihin, kapag pag nakata-form lang siya, mismong ta-form lang po ha, ibig sabihin, mashta po ang ibig sabihin po niya. Okay po? Ngayon, yung ta-form po ito is same lang po ng te-form. Ang pagkakaiba lang po, kagaya ng sinabi ko kanina, is yung pong ta, yung te, ginagawa nyo ng punta. Halimbawa, meron po kayong kaite, gagawin nyo lang po siyang kaita. Yun lang po yung kaibahan niya. Okay? So ngayon, syempre, kung ano yung rules ng te-form, ganun din po siya. Kung sa te-form po, meron po kayong kanta na ichirite, bimilinde, kiite, gide, shishite, shimashite, kimaskite, ikimasite. Sa te-form po yun. Ngayon, sa ta-form po, ganito naman po siya. Ichirita, bimininda, kiita, giida, shishita, shimashita, kimaskita, ikimasita. Okay po, same pa rin po sila. Ang pagkakaiba lang nga po is yung te nagiging ta. Pero yung kanta, same pa din. Yung rules, same pa din. Ang babaguhin nyo lang po is dapat po yung te maging ta po siya. Yun lang po yung pagkakaiba ng dalawa. Tandaan po ninyo, ang ta form po, ang katumbas po niyan sa polite ay mashta. Okay? Ngayon, so alam niyo na po yung rules po dito sa group 1 po. Kasi alam niyo na rin po kung paano po mag-te-form. Kung hindi po kayo marunong mag-te-form, hindi rin po kayo matututo mag-ta-form. Okay po? Ngayon, so meron tayo sa group 1. Sa group 1, group 1 po, magbe-base po kayo dito. Kaya nga po may kanta kayo. Ibig sabihin, yung mga verb na bago mag-mas, nagtatapos sa ichiri, yung ichiri, papalitan niyo po siya ng chisaitsu. Okay? Halimbawa, meron tayo dito machimas. Okay po? So tanggal mo natin si mas. So meron po tayong machi. Okay, ngayon yung chi. Ano pang katumbas ni chi? Ang katumbas po ni chi is chisaitsu ta. Okay po. So ngayon, papalitan po natin itong si chi. Kaya yan po is naging matta. Okay po. Matta. Okay? Next po is kirimas. Okay? Kirimas. Meron tayong ripu dyan. Okay? So, ang gagawin po natin is tanggalin muna po si mas. So, meron po tayo ditong ri. Kiri. Okay? So, yung ri, ang katumbas po ng ri, chisaitsu ta. Ibig sabihin po, yung ri po, papaltan po natin ng chisaitsu ta para maging tapon po siya. So, sa po is magiging kita. Okay po? Kita. Make sure po na i-emphasize po ninyo yan. Kapag may chisaitsu, ibig sabihin double consonant po yan. Double T po yan. Kaya dapat pag sinabi po ninyo, dapat double T po. Kita. Ganun po. Next po is asobimas. Okay? So asobimas naman po tayo. So ngayon, meron naman po tayo, pag tinanggal natin si mas, meron tayong B. So magiging ganito po siya. Asob. Okay po. Ngayon, so asobi naman po yan, ang katumbas po ng B is anda. So ngayon, yung B po, papaltan po natin siya. Tanggalin na po natin yung mga yan. Tanggalin po natin si B. So papaltan po natin ng anda. So yan po is magiging asonda. Okay po. Next po is yomimas. Yomimas, tanggalin muna si mas. So meron po tayo dyang yomi. Okay po. So, meron po tayong yomi. Yung mi, ang katumbas po niyan is enda. Okay? Enda po ang katumbas po niyan. Kaya ganito po yan. So, yung mi, papaltan po natin. Pinapalitan po ha. Papaltan po. Hindi po idudugtong. Papaltan po. Kung ano po yung katumbas po nila. So, yung yo, yung mi, gagawin natin ganito. Yonda. So, yomimas, ang ta-form po niyan is yonda. Okay? Next po is shinimas. Shinimas. Unang gagawin, tanggalin muna po natin si mas. Okay? Ngayon, meron tayo ditong
Sushi ni. Okay po. Sushi ni. Meron kayong ni. Ano bang katumbas ni ni? Ang katumbas ni ni is anda. So, magiging ganito po siya. Shinda. Okay. Most of the time, ang pagkakamali ng mga estudyante po dyan is nakakalimutan na po nilang tanggalin po or paltan po yung word na nandito. Kunwari, meron kang asobi mas. Di meron kayong asobi. So, asonda po yan. Yung ibang ginagawa, asobinda, nakakalimutan na nilang tanggalin yung pinaltan po nila. So, make sure po na tatanggalin nyo po kasi meron nga po silang kakali. Okay, next po. Meron po tayo rito kakimas. Okay? So, meron tayong kakimas. Pag tinanggal nyo po si mas, meron tayong kaki. Okay, ngayon, ano bang katumbas ni ki? Ang katumbas po ni ki is kita. Okay? So, ang gagawin po natin is papaltan po natin, tatanggalin po natin yung ki. Okay? Tinatanggal po kasi meron nga pong kapalit. So, yan po is ka. Katumbas po ni ki ay kaya ang kakimas po, yan po is kaita. Okay? Next po is isogimas. Isogimas. So, unang gagawin, tanggalin po si mas. Pag tinanggal si mas, meron tayo rito. Isogi. Okay? So, meron tayong gi. Ang katumbas po ni gi is ida. Okay po? So, isogi, papaltan po yan. Tatanggalin si gi. Magiging ganito po. Isoida. So, isogi mas, ang ta form po niyan is isoida. Next po is dashimas. So, dashimas po. Tanggalin natin si shima, si mas. So, pag tinanggal si mas, meron kayong ditong dashi. So, si shi naman po, ang katumbas po niyan is shita. So, tatanggalin nyo po si shi. So, yan po is magiging dashta. Okay? Ngayon, meron po kayo itong ikimas. Tandaan po ninyo, sa te form saka sa ta form po, ang ikimas na to go or yung pupunta po, yan po ay special po pagdating po sa te form saka sa ta form. Kasi, bakit po? Di ba merong kanki dito? Imbis na ita po ang iita ang gagamitin po ninyo, hindi po siya magiging ganon. Okay? So, ang ikimas po, yan po is ita. Sensei, bakit po naging ganyan? Ulitin ko po, special po yan. Special po yan kasi baka isipin, ay, iita yun. Hindi po. Ita. Kaya nga, kita, gida, shishita, shimashita, kimas kita, ikimas, ita. Kaya nga po, nasa pangalan po, nasa kanta nyo po yan. Okay? Para hindi nyo din po makalimutan. Okay? Ngayon, kulang tayo ng ipo dito. Okay? Pero yung ipo, same pa din po yung i. Papaltan nyo po ng chisetsuta. Halimbawa, meron po tayong ay mas, okay? So, ay mas, tanggalin muna natin si mas. So, meron tayong ay, okay? So, meron tayong i dito. Ano bang katumbas ng i? Ang katumbas po ni i is chisetsu ta, okay? So, ang gagawin is papaltan po natin si i. Magiging ganito po. Ah, ang kapalit po ni i is i ay chisetsu ta. Yan po is ata. Okay po? So, tandaan po ninyo, ang ta form po is katumbas po siya ng mashta sa verb po. Okay, verb po na nakapulay. Okay? So, ang rules po ng ta form is katulad din po ng rules po ng te form. Wala pong pinagkaiba. Tandaan nyo na lang din po yung kanta para hindi po kayo malito. Malito. Okay? Then, isa pong kailangan yung tandaan is yung ikimas po special po. Yung imbis po na iita, yung tamang po is ita. Okay po? So, wag na wag po ninyong kakalimutan kasi ang te form po is mahalaga po. Kasi pagdating nyo po ng mga N4, may mga pattern po na kailangan po is ta form. Next naman po is para naman po sa group 2. Yung group, mga group 2 na verbs, gagawin po natin ta form, okay? So ano pong gagawin? Sa group 2 po, simple lang. Ang gagawin lang po is omit mas, then pagkatapos po ninyo matanggal si mas, add ta. Lalagyan nyo lang po ng ta, okay po? Sa lahat ng group 2 na S-out at pati din po sa special po na group 2. Ibig sabihin, yung mga E-sound na nagtatapos sa E-sound pero sila po ay group 2. Okay? So, dun po, kahit saan po dun sa dalawang ina-apply po yung ta form na yan. Okay? So, ngayon, meron tayong tabi mas. Unang gagawin nga po is tatanggalin lang po natin si mas. Okay po? Pag tinanggal natin si mas, meron tayong tabi. Then, ang gagawin natin, pag tinanggal si mas, maglalagay lang po tayo ng
ta. So tabemas, kapag ginawang ta form yan po is magiging tabeta. Okay po. Ganun lang po kasi simple. Katanggalin lang po natin si mas. Then, yung galagyan lang po natin ng ta, palatanggal na po natin si mas. Next po is agemas. So, meron po tayong agemas. Unang gagawin, tanggalin muna po si mas. So, meron po tayo natira na age. Okay po. So, yung age po, lalagyan nyo lang po ng ta yan. So, yan po agemas, magiging ganito po. So, yan po is ageta. Okay po. Agemas, ang ta form po niyan is ageta. Ganun lang po kasimple ang ta form po. Ang problema lang sa ta form kasi meron po kayong 15 na special na dapat po ninyong matandaan at huwag na huwag po ninyong kakalimutan. Next po is mimas. Okay po. So ang mimas po natatapos sa isound po yan pero siya po is group 2 special po. Okay po. Pero yung rules po niyan syempre group 2 po siya. Yung rules po niyan syempre pang group 2 pag pang group 2 na po. Okay po. So mimas unang gagawin po natin is tanggalin po natin si mas. Okay, pag tinanggal si mas, meron tayong mi. Okay, syempre, baka isipin, ay, baka kasali yan dito, hindi po siya kasali. Itong kanta pong ito, pang group 1 lang. Itong kanta na to, pang group 1 lang. Yung group 2 po, walang kanta, kasi simple lang yung gagawin. Tinanggal nyo po si mas, pag tinanggal nyo si mas, meron tayong mi, lagyan nyo lang po siya ng ta. Ganun lang po kasimple. Pero sometimes, yung mga estudyante nagugulahan, kasi nga, mi siya, possible dito siya papasok. Kaya sinasagot nila is minda. Hindi po ganun yon. Okay po. Kapag group 2, syempre group 2 na po yung rules po niya. Hindi po siya babalik sa group 1. Kaya dapat po, alam po ninyo mabuti yung 15 na special. Kahit pagbalik-balik ta rin, kapag sinabi yung meaning, dapat alam po ninyo. Next po is karimas. Okay. Sa karimas, to borrow, yan naman po ay group 2 pa din po yan. So unang gagawin, tanggalin muna po natin si mas. Okay, pag tinanggal si mas, meron tayo dito kari. Okay, ngayon, syempre group 2 siya. Ang gagawin natin is lalagyan lang natin ng ta. Ganun lang kasimple ang group 2. Tanggalin si mas, lagay lang ng ta. Tanggalin si mas, lagay lang po ng ta. Ngayon, so kari mas po, group 2, special po yan. So yan po is magiging karita. Okay po. So, karimas, ang taproom po niyan is karita. Okay? Kung tutusin po, hindi po ganun kahirap po yung group 2 po. Kasi nga, ang gagawin lang, tanggalin si mas, lagay lang ng ta. Tanggalin si mas, lagay lang ng ta. Ang problema lang sa group 2, syempre, yung sinabi ko po, yan nga po yung special po na kailangan po ninyong matandaan. Pero, binigyan na po, kuna po kayo ng kanta, sana naman po natatandaan po ninyo kasi kung hindi po, sinasayang niyo lang po yung ganda ng boses po. Hindi, joke lang po. So, yan po yung group, yan po yung pag change po ng group 2 sa ta form. Next naman po ay para naman po sa group 3. Sa group 3 po, parang group 2 madali lang po yan. Bakit po? Sa group 3 po kasi ang gagawin nyo, yung word na shimas, papaltan nyo lang siya ng shita. Okay. Kasi diba, ang mga group 3 verbs po, yan po yung mga verbs na nagtatapos po sa shimas. So, yung shimas po na salita, papaltan nyo lang po siya ng shita. Okay? Tingnan po natin. Meron tayo dito example, kenbutsu shimas. Okay? So, meron tayong shimas po dito. Kagaya ng sinabi ko, change shimas to shita. Okay po? So, kenbutsu shimas, tanggalin po natin yan. Okay? Kasi papaltan po natin yan. So, kenbutsu shimas, magiging ganito lang po siya. Kenbutsu shita. Kenbutsu shita. Okay, ulitin ko po. Ang ta form po, ang katumbas po niyan is mashita. Kung sasabihin po ninyong kenbutsu shimashita, pag ginawang ta form niyan po is kenbutsu shita. Next po, meron tayong shuri shimas. So, meron na naman po tayong shimas po dito. Kagaya ng sinabi ko, kapag may shimas sa group key, gagawin niyo lang po siyang shita. So, tanggalin si shimas. So, lagyan lang po natin ng shita. So, yan po is shuri shimas. Magiging ganito lang po yan. Shuri shita. Shuri shita. Next po, syempre meron tayong word na shimas. Shimas po, kagaya na sabi ko dati, yan po is group 3 po. Shimas, syempre gagawin nyo lang naman po siyang shita. Okay? Kung maalala po ninyo sa group 3 po, meron po kayong isang special. Yan po is yung kimas na to come. Okay? Kimas na to come. Okay? Ngayon, yung kimas na to come po, kapag gagawin nyo po siyang top form, kasama na po siya sa kanta. Siyempre, yung shimas, gagawin shita. Kasama na po yun dito. Then, yung kimas po, ang top form po niyan is magiging kita.
Okay, hindi po kita ha, kita. Okay po, so tandaan po ninyo na yung sa group 3 po, she must gagawin nyo lang pong shita. Napakasimple lang po. No, syempre, tandaan nyo din po na sa group 3 po, meron pong isang special. Yan po is yung kimas na gagawin nyo pong kita. Sa rules naman po ng tapo, wala pong problema kung pagkamalan po nyo na yung hanashimas ay group 3. Bakit po? Kasi yung rules po ng group 3, sa group 1 na may shimas, yan po is same lang. She, gagawin shita. She must gagawin shita. Pero syempre, kapag ibang bagay na po, dictionary form, night form, iba na po yung rules po nun. Okay po? Kaya syempre, dapat tandaan po ninyo kung ano po bang group po ng verb po na itatranslate po ninyo or gagawin po ninyong ta form. Okay po? So, yan na po yung ta form po ninyo. Okay? So, ta form po, gagamitin nyo po yan para sa lesson 19. Kaya make sure po na master ninyo na po yan. Kasi kung na-master po ninyo yung te form, madali na rin po yung ta form. Kasi lahat ng te, gagawin nyo lang naman pong ta. Ganun lang naman po siya kasimple.